spell bago ka matulog gamit ang iyong palad upang ang iyong karelasyon ay maging patay na patay sa iyo at ma-realize niya na sobrang mahalaga ka sa kanya. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at sa mga taong hindi gusto ang mga kagaya nitong video, please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Ngayon, ang spell na aking ituturo sa inyo ngayon, gamit lamang ang iyong palad. Yes po, gamit ang iyong palad bago ka matulog sa gabi. Napakadali at napaka-epektibo nito. Basta't lubos lamang ang iyong paniniwala ay matutulungan ka sa ritual na ito. Ito ay napakadaling gawin. Sa gabi lamang mo itong gawin. And ayon. Simpleng-simple lang upang maging patay na patay yung partner mo at ma-realize niya na sobrang mahalaga ka para sa kanya. So ipaparandam niya sa iyo kung gaano kanya kahalaga o gaano ka kaimportante sa kanyang buhay, na kung saan ma-realize niya na sobrang mahal na mahal ka pala niya. So ngayon, pwede itong gawin sa babae to babae, in lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At isa ka, kung isa ka na gusto mong maging patay na patay yung partner mo sa iyo, ma-realize niya na mahalaga ka pala sa kanya, dahil kung ikaw ay may boyfriend or may girlfriend or asawa na kung saan naramdaman mo na parang hindi ka na mahalaga para sa kanya, parang binabaliwala kanya lagi, na mas inuuna yung mga friend, inuuna yung mga laro. So marami na ngayon na parang ikaw naman na dahil mahal na mahal mo ang isang tao, so nagtitiis ka. Ngayon, iparealize natin sa kanya na mahal na mahal ka pala niya. So ang gagawin lang natin dito ay napakasimple lang. So dito ha, pwede itong babae at lalaki ang gumawa. Sobrang pwedeng-pwede itong gawin sa inyo. Or ayun, ang paggawa natin dito ay bago matulog. So nakadepende sa inyo kung ikaw ay natutulog sa umaga dahil gabi ang iyong trabaho, so pwede mo siyang gawin. Kung ikaw naman, syempre, kadalasan naman talaga is gabi tayo natutulog. So kahit anong oras sa gabi, ay pwede mong gawin ito. Or kahit anong oras sa araw na kung saan bago ka matulog. So ganito ang ating gawin. So itong dalawang palad, so mamili ka lamang. So mamili ka kung halimbawa kung ikaw ay lalaki. So kung ikaw ay lalaki, ang susulatan mo na palad is dito, or lalaki yung target mo. Kung ikaw ay lalaki yung target mo, halimbawa ikaw ay babae na gagawa. Kung babae ka na ikaw ang gagawa, so ang susulatan mo na palad is dito, yung kaliwa. So yung kaliwa po. Halimbawa naman ay lalaki ang gagawa, ang susulatan mong palad is ang kanan. So kung ikaw ay lalaki ang gagawa tapos babae yung gagawan mo, so dito sa kanan. Tapos kung ikaw naman ay yung karelasyon mo ay lalaki, halimbawa yung ikaw lalaki ang gumawa tapos lalaki ang iyong gagawan dahil parehas kayo nagmamahalan, ganun pa rin. So
dito pa rin. Kung lalaki naman ang kanan, kung halimbawa ay kanan sa lalaki, kaliwa sa babae. Kung ikaw naman ay babae ka, tapos babae din ang iyong gagawan, so babae dito din sa kaliwa. So ganun lang po, dito sa kaliwa at parihas sila eh. Again, kung ikaw ay lalaki ang gagawa, tapos babae yung gagawan mo, ang target mo, so dito mo isusulat sa kanan. Kung ikaw naman ay babae na gagawa, tapos lalaki ang iyong target, dito sa kaliwa mo sulatan. At kung babae ang iyong target, tapos babae ang gagawa, dito pa rin. Again, lalaki, dito. So ngayon, ang gagawin natin ay napakasimple lamang. So kumuha ka lamang ng ball pen or panulat na kahit anong klase, pwedeng color pen, ball pen, pintil pen. Ang gagawin mo, isulat mo ng 3 beses yung pangalan at apelyido niya dito sa iyong palad. Kung babae ang iyong target or babae, kung ikaw ay babae, si babae ito, tapos lalaki ang target. So dito, kung ikaw ay babae na gagawa, so dito ka magsusulat. Isulat mo ang pangalan at apelyido ni target dito ng 3 beses sa iyong palad. At kung ikaw naman, bago ka matulog, ang gagawin mo, basta ayun na, dito si lalaki. Kung ikaw naman ay, ayun, kung matutulog ka na, so nasulatan mo na ito. Nasulatan mo na, ang gagawin mo ay irarab mo yung mga palad. So irarab mo hanggang uminit ito at sambitin mo yung pangalan niya at apelyedo ng 3 beses at sambitin mo na at sabihin mo na maging patay na patay siya sa iyo at ma-realize niya na sobrang mahalaga ka pala sa kanya or ma-realize mo na sobrang mahalaga ako sa iyo, ipaparamdam mo na sa akin na ganun pala ako kahalaga sa iyo. Mag-iinit ka kung hindi ako matatawagan or makakausap, ipaparamdam mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. So, irarab mo lang ito hanggang uminit siya and ayun, pangalan at apelyedo niya ng 3 beses at yung kahilingan na gusto mo. And kung magtatanong ka, sis, pwede ba na humiling pa rin ako na gusto kong dagdagan yung mga kahilingan? Pwede po. Basta yung galing talaga sa iyong puso. Kapag galing sa inyong puso na mga kahilingan at taimtim, ay mabilis itong gumana and wala kayong pagdududa. Sobrang mabilis itong gumana and gawin nyo lang ng tamang proseso and kailangan na wala kayong puot sa iyong puso, na wala kayong galit sa inyong target. Dapat ay maganda ang intention at isantabi mo muna ang mga galit ninyo kung kayo ay may galit. So, pwede rin ito sa ex upang matawagan ninyo ang inyong ex or upang kontakin kayong muli ng inyong ex. So, kung magtatanong kasi, kailan ba ito pwedeng gawin? So, ito ay kahit anong araw, kahit anong oras, pwede mo itong gawin. Basta't buo ang iyong paniniwala, maganda ang intensyon, positive ka lang, pwede mong gawin ito. So, ayun, kahit anong araw, pwede. And nasabi ko na kanina, anytime po, pwede. Pwedeng araw, pwedeng gabi, kung ikaw ay panggabi na magtrabaho at araw ka matulog. So, ayun. Kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye for everyone. God bless us all.